Kung may sarili kang ambisyon at gustong tahakin sa buhay, ay walang hadlang basta matibay ang iyong paninindigan at pagpupursige. Walang imposible basta nasa tamang direksyon ka. Walang imposible sa taong pursigido at nasa focus, kagaya ng ating kwento ngayon. Pero kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong kagaya nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Mahigpit ang pagtutol ni Jaime sa pangarap ng pamangkin niyang si Anton na maging pulis. Bata pa lamang ito ay nais niyang magsuot ng damit bilang pulis at nangangarap na isang araw magiging isa siya sa mga tagpagpatupad ng batas. Ulila na si Anton at ang tanging tumayong magulang na lamang niya ay si Jaime, ngunit hindi naging hadlang ang pagtutol nito upang patuloy na mangarap. Katwira ni Jaime, ayaw lamang niyang mapahamak ang pamangkin dayong likas na delikado ang trabaho ng isang pulis. Ngunit kahit palabag sa loob niya, ay sinuportahan niya pa rin ang pamangkin na kumuha ng criminology sa college at mag-training bilang isang ganap na police officer. Matapos makagraduate si Anton, ay agad itong nakahanap ng trabaho. Ilang buwan pa, ay na-assign ang binata na maging parte ng isang by-bust operation kung saan mayuhulihin silang isang big-time na tulak ng droga. Lubos ang antisipasyon ni Anton sa kanyang unang misyon dahil mula pa lamang bata ay nais na niyang maging isang mabuting pulis. Ngunit, lubos na lamang ang gulat niya noong makita ang mismong tiyuhin niya sa lugar kung saan huhulihin nila ang taong matagal nang wanted sa kanilang lugar. Nagkaharap ang dalawa at pikit matang inami ni Jaime na sangkot siya sa malawakang kalakaran ng droga hindi lang sa kanilang sitio kundi sa mga kalapit na lalawigan. Sa madaling salita, isang big time pusher ang tiyuhin niya, dahilan kung bakit tutol na tutol itong maging pulis si Anton. Wala nang nagawa ang binata kung hindi mapaluha na lamang habang pinupusasan ang kanyang tatay-tatayan. Masakit man tanggapin, pero yun ang realidad ng buhay. Ang isang maprinsipyong tao ay walang kinikilingan. Kung tama ang direksyon at may paninindigan at naaayon sa batas. Ayon nga sa kasabihan, walang kamag-anak, walang kaibigan. Kapag nagkasala sa batas, ay may pananagutan. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Paki-comment na lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating video.